Kumusta mga kagimat? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa agimat gayuma lumay perfume na sangkap mga kagimat at taglay nitong bertod at kung may para saan ito may mabisang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Ang agimat gayuma lumay perfume ay matalinhaga. Ang mga sangkap at mutya na ginamit dito ay may kakaibang bertod na taglay mga kagimat. Sari-saring mga halaman at mga kahoy-kahoy, mga mutya at uri ng mga bulaklak at ugat na minsan lamang masagap sa mga maririit na mga lugar. At ang makasagap lang nito ay ang mga dalubhasa sa mga gamit sa sinangunang mahika. Ang sangkap na ito ay puno ng ritual at basbas naming mga babaylan unom. At may mga ritual at orasyon ito na nakasulat na siyang pinakasusi uyabi sa pagbukas ng kanyang mahika para sa pagpatalab ng malakas na aura gahum. Ang sangkap na ito ay walang laman na perfume mga kagimat at kayo mismo ang maglagay ng perfume sa buti na ito. Kapag sakaling makakuha kayo sa shop mga kagimat, kahit anong pabango ay pwede dito na ilagay at bawal na lagyan mo ito ng oil. Kasi ang ingredients nito ay para lamang sa pabango na mahika mga kagimat. Mga paraan sa paggamit ng agimat sangkap na ito. Una ay lagyan mo muna ito ng personal mong nakahiligan na pabango. Kahit anong pabango mga kagimat ay pwede ilagay basta huwag lang ang oil mga kagimat. Ikalawa na pamaraan sa paglagay mo ng pabango ay piliin ang araw ng Biyernes o di kaya'y Martes lamang para mas lalong malakas ang mahika gahum. Sa ikatatlo ay kung matapos mo na itulagyan ng pabango ang buti ay takpan mo ito at ituob sa insinso mga kagimat. Kapag may insinso kayo ay ituob nyo ito mga kagimat at kapag may pulot naman kayo ng honeybee ay lagyan nyo ang kaunting patak ang insinso na ginawang pangtuob para mas lalong kakapit ang matalinhagang gahumay ka ng sangkap. Sa ikaapat na pamaraan, gawin mo ito sa matahimik na lugar mga kagimat para walang may makalasaw sa iyong aura habang isinasagawa mo ang sagradong pamaraan na ito. Ang ikalima na pamaraan mga kagimat, kung may nais kang paamuhin o nais mo makaayos ang isang aurang tao ay lagyan mo ito ng iyong buhok. Sariling buhok mo ang ilagay mo mga kagimat. Kahit isang buhok ay pwede na mga kagimat at buhok ng taong nais mo paamuhin. At kung sakali na malayo naman ang tao na yon, ang gagawin lang ay kumuha ng malinis na maliit na papel at sulatan ito ng kanyang pangalan at isulat mo din pati ang iyong pangalan at gamitin mo na kulay ng ballpen ay kulay pula sa pagsulat mga kagimat. At kung matapos mo na masulatan ay humiling ka muna sa nais mo mangyari at saka ilagay o ilublob na ito sa buti ng gayuma perfume mga kagimat. Kung sa business mo naman ito gagamitin, ang gagawin kapag makipagkita o makipag-usap sa katransaksyon sa negosyo at sambitin mo ang ritual na nakasulat sa perfume na yan, yung kanyang susi pagkatapos ay ispray ng kaunti sa palad mga kagimat. Kung sa tindahan mo naman ay pwede mo ito ispray sa area sa bulutlakan sang adlaw. Ang bulutlakan sang adlaw ibig sabihin sa kung saan umpisa lumalabas ang sinag ng araw. Diyan ikaw mag-una mag-spray nito sa loob lang mga kagimat.
Ang sangkap na ito ay walang expiration hanggat may pabango sa loob at hindi nadala sa may bawal ay gagana itong maika. Gahom niyang taglay. Dalawa ang pinakabawal nito. Bawal ito na dalhin sa simenteryo at sa patay na nakahaya sa kabaong. Pero kapag sakaling nagawa ang bawal at nakalimutan mga kagimat ay ituob nyo lang ito ng insenso na may kaunting pulot ng hanibi mga kagimat para babalik ang kanyang may kagahom o kapangyarihang mahika. Ang sangkap ay walang balik dahil may mabisa itong proteksyon at depensa at kayang maglubad sa mga sumbalik na mahika. Pampaswerte din ito sa negosyo at pamumuhay, swerte sa trabaho at marami pang iba mga kagimat. May malakas na panghalina at pangakit lumainan, tagihumok, pampalambot, pampalubag ng mga matitigas na kaluuban. Nagpapaliwas sa mga hindi inasahang mga panganib at mga sakuna. May mahika din ito sa pampawala ng stress, may malakas na emotional balance, malakas na lindog at karisma. Ang sangkapagimat na ito matapos makumpleto ang lahat na gayuma lumainang mahikagahom, ito ay pinuno ng ritual at basbas naming mga babaylan unom upang ang sangkap na ito ay malinis at malikop sa puti ang virtudis mahikagahom. At sobrang dami pa nito magagawa mga kagimat na matutuklasan nyo mismo kapag sakaling tangan o alaga ang ganitong sahing sangkap agimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang virtudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.